Magandang araw sa inyong lahat mga ka-teach. Halina at samahan niyo na ako sa pagbigay ng mga simpleng assessment reading, gabay at payo base dito sa mga sign na nakuha or nakukuha ng mga kasamahan natin sa pag-operation nila. Kaya pinamagatan ko itong waterfall operation 50 feet assessment reading review number 7. At alam niyo naman ang ibig kong sabihin ng review mga ka-teach. Ito yung mga kasamahan natin na nag-operate na at hindi ko alam. Ngayon, nilapit nila sa akin para mabigyan sila ng mga simpleng assessment reading. Kaya ito na, i-review na natin. At dito tayo mag-umpisa. Napanood niyo naman sa naunang video. Ibase muna natin sa plastada sa lugar. Ngayon, ang area pala na pinag-operita nila ni Sir, malapit sa lumang punong kahoy. Ayan mga ka-teach, banda dito sa area na ito, may patay na sapa pero ang plastada pababa. Sa madaling salita, pag panahon ng tagbaha or tagulan, para talaga itong waterfall. At dito sila pumisto para mag-drip papunta sa area na yan or papasok sa loob. Style sa Bisaya pa, sungyab, sinungyab nila, drip punta dyan. Pero i-review natin or i-review natin ang mga sign sa entrada. Ito yun mga ka-teach, ibig sabihin ito yung pinakaumpisa sa lahat. Bago pa man ito nabuksan or pinasok nila, nag-open sila sa area na yan sa baba. At nandito ang mga sign. Isa-isahin natin, baka nagkamali sila ni Sir or tama ba ang hukay nila. Ngayon, may napansin lang akong bato na tatlo ang kanto. Isang direksyon dyan, isang direksyon dyan at sa kabila. Pero may mga naka-engrave tulad dito na may X at dito may biak. At dito naman sa kabilang dulo, putol. Ibig sabihin, nahati ng tatlong parte. Isa dito, dalawa, at pangatlo ang area na yan. Ngayon sir, dahil tatlo ang kanto, ibalik muna natin para maintindihan mo talaga. Hindi magkalayo ito sir ng letter Y. Tatlong kanto or triangle. Tatlong kanto din ang triangle. Sulat natin letter Y para makuhanan mo ng idea sir. Tatlong kanto yan. Isa, dalawa, tatlo. Ganun din ang triangle. Tatlo din ang kanto ng triangle. Ganun din ang alpha or A, tatlo din ang kanto niyan. Ganon din ang letter T. Ayan, tatlo ang kanto. Isa, dalawa, tatlo. Mga tatlong kanto yan. Pero ang sign na ito, pasok ito sir sa tunnel. Ibig sabihin, treasure and tunnel. Kaya dito pa lang sa pag-open cut ninyo, may sign na natamaan kayo na nagsasabi, ayun siya, na ang treasure nasa loob ng tunnel. Ngayon, may nabantayan rin ako kung saan ang batong ito nasa harapan ng isang kanto dahil tatlo nga sila. Nangangahulugan ito sir na magta-travel ka papunta dito. Pero ang tanong, saan ba nakalagay ang deposito? Nandito ang deposito na pinapahiwatig niya sir. Ayan, kabilang dulo at kabilang dulo. Ito naman ay inside rock deposit or enclosed rock deposit. Nasa loob ng bato or mabatong area. Ito naman, fixed point ng pinaglagyan ng treasure. Nasa loob siya ng tunnel. Letter T, naalanganing pagka letter Y. Directional sign, papunta sa area na yan, papasok dahil sinuportahan siya sa batong ito.
na parang paa. Ayan o, yung batong yan. At yan ang isang kanto ng dulo niya. Ilipat natin dito sa kabilang illustration. Ayan siya. Ang batong ito, kung hindi ako magkamali, nasa bandang gilid ng area na ito. Diyan banda, ayun o, yung bato na yan. Nangangahulugan ito, sir. Pagdating ninyo sa loob ng tunnel, may isang target papunta dyan at may isang target din papunta dyan. Ito na yung unang target na matatamaan ninyo. Base dito sa isang kanto na nagsasabing inside rock or enclosed rock. At ito naman na may X, fixed point treasure papunta dyan. Dalawa ang target sa area ninyo. At ilipat natin. May napansin pa ako dito mga ka-teach. Ayan o, sign ito ng treasure sir. Na tinakpan. Takip ang pinapahiwatig nito. Na nakasira ang daanan. At ito naman, sa kabilang side, bukas ang daanan. Yan ang pinapahiwatig niya ang target na nasa loob na may takip. At ilipat natin. Ito yan mga ka-teach. Inside rock, fixed point treasure na nandoon. Pero dito sa batong ito, may naka-engrave na sinasabi niyang large or malaki. Ano kaya ang ibig sabihin? Sa tingin ko, dalawa lang yan. Malaking tabon or malaking takip na matigas. Depende yun sa tabon, kung ang tabon ba nila malambot at ang tabon ba nila matigas. Subalit, pagpasok ninyo sa loob, ang natamaan ninyo, may isang pasahin pa dito, sir, oh. Pinapahiwatig nito. Hindi ko lang alam kung saan banda ninyo nakuha ito. Ito ay above or nasa taas ang ibig sabihin niyan. Ito naman, fixed point treasure. Ayan, sinuportahan siya dito ng takip na nasa gilid. Takip ito. At ito naman, takip din. Ibig sabihin, nagitnaan ang treasure ng mga takip or nakasilyo talaga siya. Ang tanong, saan kaya banda? Mamaya, bibigyan kita ng mga simpleng clue. At dito muna tayo mga ka-teach. Ayun o. Ito yung inside rock na sinasabi niyang may takip. Pasok muna kayo pa drip. Tama yung ginawa ninyo sir, na nag-drip muna kayo. Subalit, may limit ang pag-drip ninyo papunta sa loob. Dahil ang sinasabi niya na travel itong bato na ito, parang paa. Nasa bandang likuran ang target area. Hindi pwedeng idritso ninyo ang pag-drip dahil susubra rin kayo. At ang isang target area, nandito banda sa gilid niya. Malamang kung sa malamang, ang isang sintiring biring na sign na nagpapahiwatig sa area na ito. Kasi fixed point treasure, sinuportahan dito na nasa taas daw. Ayan, sa madaling salita, isang target pala sir. Ang pinakapalatandaan, nasa bandang taas. Balikan mo ang waterfall na ito para makuha ninyo ang sintiring piring sa taas. Balikan muna natin ang pinaghukaya nila sa taas. Ayan sir, isurvey mo ang mga parting yan sa taas, side by side, kung may bato ba. Dahil kung may bato parte dito or banda dito, yan ang sintro sa isang deposito na sinasabi niya na i-review mo ang bandang taas. Ayan. Ngayon, ituloy natin. Pero ang isa sir, wala kayong makita na panintruhan, kundi nasa ilalim ang sinasabi niyang sintro. Malamang kung sa malamang, yun na yung inside rock deposit. Pero yung sinabing isa na fixed point,
makikita ninyo ang panintruhang sign na nakalagay sa taas. Banda dito, ayan, medyo matagal-tagal na talaga ang operasyon nila ni sir. Subalit, sa tingin ko, walang nag-guide ng maayos, kaya ituloy natin ang pag-review, mga ka-teach. Kahit pa paano, magabayan sila sa gagawin nila. At napanood nyo naman ang naunang video nito, mga ka-teach. Talagang bakbakan talaga ang pag-operation nila. Ayan o, nag-drip sila papunta sa loob. At ang problema lang nito, nadatnan sila ng tag-ulan. Binaha talaga sentro dito sa hukay nila. Papunta sa baba ang tubig galing sa taas. At sa tingin ko, bandang area dito papunta sa loob, yan ang binira nila. Pero i-review natin. Tulad ng sinabi ko, bantayan ang bandang taas. Hanapin niyo ang malaking bato. Banda dyan sa taas or sa kabilang side. At dito tayo sa kabilang illustration. Ayan yung papasok na tunnel nila. Ang natamaan pala ninyong layer na ito, sir. Ayan. Talagang malaki ang deposito nito. Dahil ang ginamit ng mga Japanese Imperial Army na pantambak. Itong green na ito, sir. Tambak yan. Malaking tabon. Kaolin clay ang tawag niyan, sir. Maraming kaolin clay. Ibig sabihin, malaki talaga ang entrada ng tunnel na yan. Pero pagdating sa dulo, may limitasyon ang kaolin clay na yan. Maghahati na yan ng dalawang parte kung saan pinaglagyan ng deposito. Isa dito sa side nito or isa dito. At nagtataka ko kung bakit ang daming shishel na nagkalat, mga ka-teach. Meron pa pala silang nakuhang parang mukhang baboy. Tunnel talaga, sir. Dahil sa pag-open cut pa lang ninyo, pagbukas ninyo bago kayo nag-drip, nakakuha na kayo ng batong hugis baboy. Nako, parang biik. Sigurado, may tunnel talaga ang area na yan na tinabunan ng kaolin clay. Ayan o, nag-umpisa ang kaolin clay. Pero itry mo sana, sir. I-detect kung may laman ba itong baboy na ito. Hugis baboy. Baka may mga precious stones na nilagay sa loob. Kung buntis siya. Pero sa appears tingin ko hindi siya buntis eh. Pero ganun pa man, pwede rin ninyong biakin yan. Kung saan ito nakaharap, nandyan yung entrada ng tunnel sa loob. Sa madaling salita, baboy ang ginamit nilang palatandaan. Marami pala ang kasama ito dahil pag nagbahay ang baboy sa ilalim ng tunnel nila, yung literal talaga na mga baboy ramo, mga ka-teach or baboy damo, hindi nag-iisa yan, may mga kasama yan. Sa madaling salita, ang deposito mo, sir, hindi nag-iisa. Maraming kasama sa loob. At ito yun, mga ka-teach, pag-drip pa lang nila. Ituloy natin. Ayan, napansin ko na natamaan na nila ang kaolin clay. Ayan. Kaolin clay ang tawag niyan, sir. Positive ang site mo. At marami silang nakuhang mga shishel. Ayan, oh. Pero may napansin rin ako dito, sir. Assorted yung mga shishel na nakuha, oh. Ibig sabihin, nagpapahabol pala talaga ito ng matubig na area at mabuhangin ang isang deposito. Maganda sana kung nagtutumpok-tumpukan yan. Mga shishel ito ng dagat eh. Hindi ito sa ilog eh, pag ganito. Ganyang klaseng mga ka-teach. Parang kabibi na ganito. Pang dagat ito eh. Bakit napunta sa area na yan? Nabundok naman. Pero may napansin ako dito, sir. Kakaibang shishel. Kung saan kulay siya puti. Ayan, ito ang isa sa pinakabantayanan ninyo, mga ka-teach. Pag ganito ang kulay na transparent, pag nakuha ninyo ang bearing degree nito, bantayanan agad ninyo ang 81 degree. Ayan, simula sa sign na ito, sir, kung saan nyo na nakuha sa ilalim,
magkumpas kayo at punteryahin agad ninyo ang 81 degree. Malamang kung sa malamang, nandoon ang target. Isang target na nakalagay sa inside rack deposit na nasa mabuhanging lugar. Ayan, pero ang direksyon niya, kumpas agad. Gamitan niyo ng kumpas, punteryahin ninyo ang 81 degree. Depende ba or depende pa sa distansya sa mga supporting sign nakatabi nito kung ilang layo simula sa sign nito. Pero hindi na ito magkalayo, sir, dahil maliit ang seashell na kabibi na transparent. Palagay ko mga 5 to 6 meters lang siguro. Yan ang layo. 4 to 5, 6, ganyan. Yan ang bantayanan ninyong direksyon papunta doon sa 81. At dito tayo sa kabila. Maraming mga kabibi, mga katits. Ito yung area nila ni Sero. Banatan talaga. Kaolin clay na may halong mga dilaw. Ibig sabihin, pag dilaw rin, sir, bantayanan rin ninyo ang cave, lalo na klesya. Clay na dilaw, na lupa. Sigurado ako may cave dyan sa area na yan. Pero ganun pa man, dahil medyo malaki-laki talaga ang nakalagay na deposito dito sa area ni sir. Talagang, ayun, may ano pa pala, sir, oh. Nakatusok. So, pader, nako, nagpapasunod dito sa isang gilid, sir. Pag nakahiga, na parang may tinuturo, bantayanan ang area na yan at bantayanan rin ang ilalim na yan dahil ang posisyon niya, nakahiga. Subalit, may tinuturo siya sa isang party. Bantayanan ninyo ang area na yan. Talagang bakbakan talaga ang ginawa nila ni sir sa area nila. Kaya may ibibigay akong idea mamaya sa inyo, mga katits or sir, na dapat ninyong bilihin ang gamit na ito. Isunod na lang natin sa pangalawang content nito, mga katits, para kahit pa paano makatulong sa inyo ang gamit na ito. At hindi naman masyado kamahalan ito. Wala pa yatang 2,000 at magagamit talaga ninyo, mga katits. May napansin pa ako dito, sir, oh. Lahat ng ito, tatlo ang kanto. Tulad sa nabanggit ko kanina, ayan, tatlong kanto. Ayan, tatlong kanto niya. Ito naman, nagpapasunod. Hindi magkalayo dito sa nauna. Hanapin natin. Ibig sabihin, nagbibigay na yun ng limit. Pag nakuha ninyo or naabot ninyo ang area na yun, pwede na kayo mag-drip. Ayan, tatlo ang kanto. Ngayon, yung sign na yun na naguhitan ko, tatlong kanto, marami sila, nakuha ninyo sa ilalim. Yun na yung portion na pwede na kayong mag-stop or mag-down na kung nasundan ninyo ang mga plastada. Bantayanan ang mga sign na nakukuha sa ilalim. Tulad dito kay Lasirot, Talaba. Ngayon, may nakalagay na alanganing is or Juliet, parang G siya, at may kasama pang 5. Ang 5, bantayanan ninyo yan, mga katits, dahil entrance ang tinutukoy niyan. At ang 2, 5 at saka 2, entrance talaga ang tinutukoy niyan. At ito naman, para siyang angkor tunnel nasa kabilang side. Kung harap ka, kaliwa. Nako, may entrance pala ng tunnel, sir. Sa kabilang bahagi kung saan nakuha ang talaba. Kabhang. Shield ng talaba na yan. Kung ginawa yan ng mga Japanese Imperial Army. Ayan. Kung saan ninyo nakuha ito. Sa kaliwang bahagi. Bantayanan, may sinasabi siyang entrada ng tunnel. Ayan ang assessment reading ko dyan. At hanapin pa natin yung iba. Ito yung sinabi kong tatlong kanto. Ayan. Mga tatlong kanto. Ibig sabihin, counter sign ito or bounce na sign.
na magtuturo na siya ng direksyon o isang direksyon na nandyan na ang entrada ng tunnel base dito sa pinaka-surface marker na ginawa ng mga Japanese Imperial Army. Balikan natin yun. Ayun, ang tatlong ano na yun. Ayan, sa labas. Pagdating sa loob, nakakuha kayo ng mga tulad nito. Ibig sabihin, malapit na kayo mag-under at nandyan yung sinabi niyang cave or cueva dahil tatlong putulo, isa, dalawa, tatlo. Ayan, kung saan ang ano na to, directional sign nito, yung tatlong or mga tatlong mga parang bato na nakuha niyo sa ilalim. Malapit-lapit na kayo doon, sir, sa isang target. Okay, sa ayun o, itong mga ito. Saan ba yung kasama nito, sir? Malapit-lapit na kayo sa target. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin, sana may nakuhang idea si sir para ma-review din niya ang target area niya dyan sa actual. Sorbihin mo ang ibabaw nito, sir. Tulad ng sinabi ko, kung may nag-iisang bato ba na malaki sa kabilang side. Balik natin. Ayan. Kasi malayo-layo na ito, mga ka-teach. Nag-drip sila ng 30 ata. 30 feet. 10 meters. Sabay nag-down. Banda dito sa loob. I-review mo, sir, kung may nag-iisang bato ba dyan sa parting yan. Or doon banda. Ayan ang maipapayong kaibigan ko. Ganun pa man, dahil operation ninyo ito, nasa inyo na rin ang desisyon kung ituloy ninyo ang project na yan. Dahil ako, nagbibigay lang ako ng mga simpleng gabay, assessment reading, base sa karanasan ko. At ang plastada sa area mong ito, palagay ko, nakaharap ito sa west part, lubugan ng araw. Pag dito ka tatayo sa taas, pinaka waterfall niya, babagsak papunta sa baba. Naka-west yan or lubugan ng araw. Pag dito naman banda sa taas, papunta sa area na yon. Paliwanag nating maigi. Papunta dyan. Naka-east or silangan yan. Dahil ang ganitong klaseng mga plastada, mga tipong mga bunker ito, sir. Base sa experience ko. Kung hindi man nakasintro talaga ito sa west or lubugan ng araw, kombinasyon ito, naka-south ito eh. Southwest or northwest. Ayan. Hindi ito yung tipong pagharap mo dito katatayo. Pagharap mo papunta sa area na yan, pagbagsak ng tubig. Hindi ito tipong naka-east dahil panggibawi ang plastada na yon. Ito sa'yo, baliktad. Nandoon banda ang east sa palagay ko lang kung hindi ako magkakamali. Ayan. Pag dito ka, tatayo sa area na yan sa taas. Yan ang kalkulasyon ko dito sa area mo. Okay, sa pagkatapos dito sa simple content natin, mga ka-teach, sana nabigyan natin ng magandang gabay ang isang kasama natin para may apply niya sa area niya. Ulitin-ulit, maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Thank you, mga ka-teach.